Nag-quarantine ako ngayon sa, ano, sa Manila. Diyan po kayo nagtatrabaho? Opo. Ilan anak niya, ma'am? Isang king. Wow! Sana po si Mr. niya? Huh? Si Mr. niya sana po. Iwalay ba kayo or ano? Sa langaw. Ah. Ayun po. Hindi ka pa nag ano? Hindi ka pa nagkararas mag-asawa? Ano? Long story. ano po yun, ma'am? Anak po rin sa pagdadalaga? Parang ganon po. Ah, okay. Sige. O, di maiksi. Hindi long story. Saan po kayo ngayon, ma'am? Dito po ako sa Hong Kong. Matagal na po kayo dyan? Medyo na. Ilang taon na po kayo? 14 na po. Ang bata pa. 43 ako. Bata daw ang lagpas sa kalendar. Malapit na ako 43. Gurangon na. Gurangon? Matanda na, nagsasalamin na nga eh. Malabo na paningin. Ano pong hanap niyo? Hanap po. Ano pong hanap niyo? Hanap ko? Yung hindi palamunin na lalaki. Parang wala sa akin yan, ma'am. Ako kasi may asawa ko na hiwalay kami, 2 years na. Sal kayo? Opo, sal. Andyan din siya sa Hong Kong. Sa banda din eh. Pero bago siya, ano, bago siya nakapag-Hong Kong, hiwalay na kami. Saan sa banda dito, baka magkapit-bahay kami. Hindi, wala na akong ano, update sa kanya, ma'am. Hindi na kami nag-uusap. Bali yung nakakausap ko na lang yung mga anak ko na lang. Ang importante, yung mga bata. Yung? Ang importante, hindi mo inaanis ang communication mo sa mga anak mo. Ayaw naman. Kayo po, ma'am, ever since nung nabuntis po kayo, hindi na nagparamdam yung tatay o nagsama pa po kayo? Hindi eh. Pinto po ninyo, ma'am. Ayaw ko pong umiyak. Hala, sino po ba nagsabi sa'yo na iyak po kayo? Sabi namin, ikwento mo lang, siyempre, para makilala ka ni sir. Hindi po, dapat to kasi, bago po kayo sumali sa Wanted Sweetheart, yung buo na loob ninyo, wala nang iyak-iyak, nakamove on na. Pero pag ganun po kasi naiyak pa ho kayo, ibig sabihin, nasasaktan pa ho kayo pag maalala mo siya, mahal mo siya, ganun. Hindi po sir, kasi sa case po, iba po kasi sa case po. Ano pong nangyari? Po, wala pong mga mahal-mahal na nangyayari, wala pong ay, walang ligaw-ligaw. Medyo masakit lang na... Ayoko lang alalahanin. Ayokong balikan yung mga masasamang nangyayari. Kaya, sabi na lang po sir, huwag nang explain to. Lo. Kailan po balik niya dito sa Pilipinas? Kadisimbar po. Malapit na. Ilang buwan na lang. Naka lang po eh. Hindi pa kasi approve kasi dapat ano nakabili na sana ng amo ko ng ticket pero wala pa rin silang update. Bali pamilya niya nasa ano nasa Baguio. Ang nanay tatay ko. Karating na ako ng Baguio nito, hindi pa ako nakakarating diyan eh. Ato sir, puntahan mo si ma'am. Ako na po sa Sundo DJ sa airport. Sasama na ako papuntang kanina.
Ah, baka hanggang airport lang. Kasi nga, baka andun yung asawa. Ayaw niya kasi Quinto eh. Hindi po, sabihin ko na lang, ano kasi, masakit kasi yung... nangyari sa akin, kaya ayaw kong sabihin. Yung sakit? Oh, pero masarap. Hindi rin masarap eh. Salimuot pala yung nakaraan ni ma'am. Ano po yan ma'am, nalasing ka lang? Yan po ang word, masalimuot. Nalasing po ba kayo ma'am? Hindi po, galing lang ako sa eskwelahan. Ah, oo. Tapos pero hindi po kayo nililigawan noon, sinusundan-sundan ka lang. Siguro kampon ni demonyo. Oo. Ikaw lang po ba mag-isa galing kasi eskulahan nung hinarangan kanya? Parang ganun po. Ay. Oo. Oh, ay di. Ano pong ginawa? Sumunod. Ano na. Pagkatapos. Tumakbo na siya. Hindi na pinanagutan. Pagkatapos. Parang ganit lang ang nangyari sa akin. Oo. Pagkatapos niya ginawang ganun, ma'am, bigla na siya naglaho. Hindi na ho siya nagpakita. Nakulong po. Ah, nakulong. Okay. Oh, hanggang, pero ngayon nakalabas na siya. Wala pa rin. Ilang taon na po yun, ma'am, yung mga anak mo ngayon? 10 na po. Ah, nabunga talaga, no? Pero hindi naman yun yung ano, niligawan ka tapos binastid mo lang at saka ginawa niyang ganun. Hindi talaga naligaw o binastid mo? Parang tampon lang ni demonyo. Ay, yawa ka, pisti yawa, uy. Oh, di ba? Hindi ka naka, hindi ka umiyak? Huwag kang umiyak, walang ganyanan dito. Oh, di ba? At least mayroon po kayong anak, no? Oh. Ilang taon po kayo? 10 years old yung anak mo po ngayon, ma'am. 15 po. 15? Oho, so ilang taon po yun nangyari, ma'am? Ilang taon po kayo? 25. Ah, nag-aaral ka pa the time? Opo. Oh. Baba kayo? Tapistohan ko eh. May mga kasama kasi ako dito sa kwarto. Katrabaho ko. Okay. Papahinga rin. Siguro naman naka-move on ka na ma'am, no? Kaya ready ka na magmahal, mag-boyfriend. Oo nga po, sumali ako sa emo. Oo. Tagal na eh, no? Ayan, malinaw na kayo. Okay na. Lalo, sumasakit yung likod ko kapag nakasalamin kayo pareho. Ay, sakit na yung reyuma ko ah. Abdi, ato pa rin. Para kanya sinagamat. Yan, gwapo ka pala pag wala kang salam eh. Ito, ikaw lang po nung nagsabi niyan. Singkit ba? Singkit ba? Isalimut sa kajapan. So yung mga anak niyo po ngayon ma'am, sino pong kasakasama sa Bicol? Bagyo po siya. Ah, Bagyo. Okay. Wala po sila sa Bicol, nasa Bagyo po siya. Sa nanay po ninyo? Hindi po, sa pista po. Ah. Tanong na kayo ma'am, ako magtanong eh, nawawala sa isip ko. Tinatanong ka lang ng tanong. No? Nakatamime ako kasi ba, first time eh. Kanina marami akong gusto itanong eh, nawala na. Balikan mo. Hindi na mo nung ano nangyari sa inyong ganun, wala, hindi ko kayo nakapag ano, hindi talaga kayo nag,
nakipag live in or ano? Or ano? Natatakot nag-asapa. Ako. Ay, anong purpose niyo po ngayon dito? May takot pala kayo. Noon, sabi mo noon. At tatanong ko nga po, anong hindi na kayo ano, hindi kayo nakapag-asawa or nakipag-live-in katapos nang nangyari sa inyo? Hindi na. Nung na kayo? Hindi na. Nag-focus lang ako sa trabaho. Pero ngayon pwede na. Nakamupo na. Ready hindi na. Hindi na siguro. Kasi may edad na ako. Sayang naman yung dimple mo, ma'am, kung wala kang asawa eh. Phone pa ang makita. At lalo kang maganda kapag hindi gumagalaw ang cellphone. No, sir, no? Oo, yun nga lang, balikot. Ah, wala na. Wala na yung kagandahan. Ganon? Eh, inano ko lang yung pinto, ta. Maulan ang babagawa din eh. Naulan. Sorry. Ilang taon po kayo? 43? 43. Eto. Malapit na mag 44. Ilang buwan na lang. Edi 5 months. Edi advance happy birthday. Thank you. Regalo. Kaya ko, hintayin mong makauwi sa Pinas. Talaga? Salita ka to, wala na ako sasabihin. Na nga, kung ano eh, dapat ikaw kayo yung tatanong eh, kasi kayo babae. Pero sa chat, ma'am, may mga nagpaparamdam po sa inyo, naniligaw, wala po. Sa mga chat-chat naman, sir, ay marami. Kaso, ang hirap magtiwala. Oo ah, kasi malayo nga eh. Pero ito si sir, malayo din. Paano yan? Bigay mo ba itiwala mo sa kanya? Siyempre, if ever na ano, magkakilanlan muna kami, starting from the basic. Wow. Friendship wow, muna. Naman. Wow. Okay ba sa'yo mo? Marami akong anak. Hindi pala, yung misis ko pala. Maraming anak. Marami ako lahi. Nuli anak mo, apat? Lima. Lima? Sana all. Pero ano naman, bunso ko, ano na, 7 years old na. Bata. Eh ano, kaya yun siya naging lima, kasi kambal yung bunso ko. Pareho kayo may lahing kambal. O magkita, makatuluyan kayo siguro o magiging apat yung kambal ninyo. I mean, ano, isang irihan lang apat. Triplets? O triplets. Harap yung DJ. May pera yun sa gobyerno ha, baka ganun yata, di ba? Kay triplets nga lang eh. Kawawa yung nanay. Ayun lang. Apat yung didi. Lus yung kaagad eh. Oo. Plus yung tatay pa pala. Lima. Ah, sus. Wala na. Tanong na kayo, ma'am. Ubusan na ako ng tanong eh. Magtanong ka ng magtanong. Hindi talaga ako talano kasi tagasagot lang ako ng tanong. Uy, call center. Paano ko? Titigan na lang tayo. Wala rin akong may tanong.
Nataka mo sa Paranaque? Ang Paranaque, di ba dyan yung airport ng Pilipinas? Opo, dito. Malapit lang. Trabaho ko dito, ma'am, ano, driver. Yan, madalas ako sa airport. Nagsusundo ng mga produkto na dineliver dito sa amin. Pwede mo pala ako tulungan pag-uwi ko ng mag-drive? Pwede, ma'am. Anytime. Yes, parang hindi masalita. Hmm? Hindi ka pa kasi... Yes, parang hindi masalita. Siguro, ma'am. Nung... Mula ho, nung nagka... anak po kayo, hindi pa ho kayo marunong mag-drive, no? Hindi pa ho kayo nakaranas, ma'am. Ikaw yung mismo yung nag-drive. Ng sasakyan. Wala pa. Drive ako ng bisikleta at motor lang. Malayo ba yung bagyo, ma'am? Ha? Malayo yung bagyo? Lapit lang. Sabi siyang katabi mo. Oo. Hindi po ba dyan nakarating, sir, sa inyo, dyan sa Palawan? Hindi pa? Hindi pa po, sir. Ah, hindi kayo binabagyo dyan? Joke lang. Lapit lang. Nakarating ako. Walang bagyo. Nakarating ako ng Palawan ng 2015. Saan? Palawan, nag-tourist lang ako din eh. Oh? Ni Amon? Sagot ni Amo? Saan sa Palawan? El Nido or ano? Sabang ganun? Yung malapit sa Palacio, yung ano, doon banda. Yung ko dinilibor yung papeles. Yung amo ko noon, pabalik-balik daan sa Pinas. Kaya kung sanang sabihin niyang pagdalhan ko ng papers, doon ako pupunta. Hindi kasi masyadong ano mga kuwan sa Palawan, pero ang madalas talaga pinupunta ng turista El Nido, yan, sa Sabang, saan pa pa yun? Malalayo. Sombrero. Kanina. Maya lalabas ako. Natanggalin niya rin yung maya. Ayan. Kanina yung salamin niya, tinanggal niya eh. Hindi kasi mamaya lalabas ako pag susunod nito. Mamalingki po kayo, ma'am. Ano? Nag-aalaga ka na bata dyan? Yo. O all around trabaho mo dyan? All around. Kahit wala sa kontrata, pinapagawa. Sige pa rin. Pero mabait naman yung mga ano mo dyan, amo mo. Mabait man. Mabait sila kasi silang mag-asawa, tapos yung bata, tapos ako. May trabaho silang mag-asawa, gabi lang sila na uwi. Tatawanan ako nito ng ex ko. Naghanap in public. Baka barkada ko pa yung ex mo din eh. Baka nakikita sila. Hindi ko. Baka kainuman ko pa sa sentral. Pero ba? 33 ano pa lang yun? 33 pa lang siya ngayon. Yung bata pa pala. Mahilig ko sa bata. 10 years. 10 years ang gap. Nakataon. Yan ang natagpuan.
Kaya lang, hindi, ano, matagal din kami nagsama, 15 years din. Wow! Ayang naman yun. Wala, hindi na nag-work, kahit panay na ang away, panay na ang away, hindi na nagkakaintindihan. Wala na. Hindi na nagkakasunod. Dapat kasi pagka nag-blah-blah-blah, di dapat maglaylo ka. Madalas kasi akong ano, mamalayo dati, kasi nasa ang probinsya noon, Masbate, nasa Masbate kami dati. Tapos dito ako sa Manila nagtatrabaho. Umuwi ako doon, ano lang, minsan dalawang beses sa isang taon o tatlo, ganyan lang. Kaya pala. Tapos yung kwan ha, cellphone lang naman kami nag-away. Naghiwalay cellphone lang din, pero wala na, hanggang ngayon na kami nag-uusap. 2 years na, magti-3 years na. Ikaw gumawa ng paraan para magkalapit kayo, kawawa yung mga anak ninyo, sa bata pa naman. Lastag niyo. Parang nawala na rin ako ng ano, ng gana. Yung mga anak ko, nakakausap ko naman eh. May mga contact naman ako sa mga anak ko. May video call. Kasi sa mga ganyan natin kasi yung mga bata yung natatamaan pagkagay ano. Oo. Minsan yan, binibiro ko yung anak ko eh. Sinasabihan ko mag-aasawa na ako, ayaw magpayag. Ano nga, kasi ikaw o, yung batang ganyan, magkakaroon sila mas problema. Mahirap din kasi ang lumaki ka na ikaw ay produkto ng broken family, mahirap din. Ang daming ano na makakapit ko sa pag-iisip. Pero hindi pa naman alam ng mga bata na hiwalay na kami. Kaming mga matatanda na yun lang nakakaalam. Hindi namin pinapaano sa mga bata na hiwalay kami. Kasi baka ano eh, maapektuhan yung pag-aaral nila. Pag tinatanong ako ng anak ko kung kailan ako uwi, sabi ko magsasabay na lang kami ni mama mo. Ganun na lang. Mayroon kasi pa alam, baka hindi kayanin ng mga bata. Murang isip pa. Kukuha yan saan? Sa good explore? Panganay ko ano eh. Lalaki, grade 8 na. Yung pangalawa ano, graduating ng ano ng elementary. Tapos yung pangatlo grade 3. Bunso grade 2. Ano, basta huwag niyo silang papayaan, pero yung ano yung obligasyon niyo ng dalawa. Na nga. Yan na, ano, mahirap din maka, ano, pagka ganito, naghahanap ng mga kausap or ano, no, magiging girlfriend. Na, mahirap din kasi baka hindi tanggap yung sitwasyon ko. Masimpre, marami akong lahi. Marami susuportahan. Pero nag-try pa rin ako kay DJ. Marami, madalas kasi ako nanonood sa mga live niya eh. Wow. Sombrero na lang talaga nakita, ma'am. Hindi kayo kita. Hindi po kayo kita, ma'am, kasi malikot nga po. Sombrero na lang nakikita. Pa. Basta yun na lang po, connected naman na po kayo, nasa sa inyo po 'yan. Kung mag-usap pa ako kayo off cam. Thank you so much for time. Good afternoon. Okay po. Salamat din po, sir. Thank you. Thank you, Benicia.